Pero bago tayo magpansamantalang maghiwa-hiwalay, balikan natin yung issue na ibinabato ngayon ng mga DD sheets kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaugnay po ito noong surprise celebration party na ibinigay po sa kanya ng mga kaibigan niya. At sinasabi ng mga DD sheets na ito na dapat daw po ay sampahan ng kaso si Pangulong Bongbong Marcos o kaya gawing basihan po ito para i-impeach po siya. Mukhang ang mga tao na ito ay talagang balot na lamang ng kadiliman ng puso at isipan. Higit sa lahat, mukhang yung kanilang kaalaman partikular sa batas, talagang zero, zero, zero talaga. Basta lamang sila ay makabash, makapanira kay Pangulong Bongbong Marcos, gagawin na lamang nila. Kaya ngayon, ako naman ay hindi abogado, gagamit tayo ng vlog ng isang abogado. Kasi dito po, sa vlog ni Attorney Rene Bueno, ipanaliwanag niya po rito na ang pagtanggap ng isang regalo ay hindi naman agad-agaran maaaring paglabag sa ating batas. Ito na-share ko nga rin sa inyo ito Kasi yung tinalakay po natin nung nakaraang live streaming po natin ay kaugnay sa konstitusyon, partikular doon sa provision ng Republic Act 6713, the Code of Conduct and Ethical Standards for Government Employees and Public Officials, na ang pagtanggap ng isang regalo ay dapat unang-una merong konsiderasyon para po doon sa opisina na iyong pinamumunuan o kaya yung influence na meron ka bilang isang public official. At malinaw naman na wala pong ganon doon po sa sitwasyon na kinaharap ng ating Pangulo last September 13 nung gabi na yon. Dahil una, hindi po alam yon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. It was a birthday celebrations na sinurpresa para sa kanya. Ano? And it happens na yung mga kaibigan ng ating Pangulo ay talagang nagbayad ng malaking halaga para mag-perform doon yung Duran-Duran. Hindi yon kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya basically, doon po sa Republic Act 6713, the Code of Conduct and Ethical Standards, wala pong nalalabag doon si Pangulong Bongbong Marcos. Pagdating naman sa Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act of 2000, anong year ba yon? Basta nakalimutan ko na kung anong taon. The Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Mas mahigpit ang batas na ito pagdating particular sa mga elemento, which I personally believe, kahit hindi ko pa napapanood ito pong vlog ni Attorney Rene Bueno, ay hindi po aakma sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ganun pa man, syempre, hindi ako abogado at mas kapanipaniwala kapag abogado ang nagsasalita. Kaya panoorin po natin ang vlog na ito ni Attorney Rene Bueno. Mga kumpanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes, unang araw sa linggong ito. At ang ating oras ay menos 15 para alas 5. Ngayon po ay September 16, 2024. Medyo napaga ang ating vlog ngayong araw na to. At sandali lang to. Sapagat ako hindi mapakali. Dahil kagabi ay marami ko nabasang napakinggan mga blog articles sa YouTube at sa other social media platforms na kung saan pinupuna ang pag-attend ng surprise birthday party ng ating presidente na si Ferdinand Marcos Jr. Kung saan pumunta daw siya sa isang 5-star hotel at doon na sorpresa at dinatnan na merong kumakantang isang sikat na pop rock na banda na nagkataon paboritong-paborito niya, walang iba kundi yung Duran-Duran. Okay? Siyempre, alam nga naman yung ipapadalang banda doon ay hindi paborito ng ating Pangulo. Kaya may surpresa ba na hindi paborito? Kaya tama yung sinasabi po dito ni Attorney Rene Bueno na nagkataon na paborito. Kasi kung ako talaga magsusurprise sa aking kaibigan, iisipin ko muna, ano ba ang gusto ng aking kaibigan? Ano ba ang hilig nito? Ano ba ang paborito nito? At by doing so, masisigurado ko na kapag inihandog ko na sa kanya yung surpresa ko, ay talagang masusurprise siya.
duran-duran, paborito iyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, hindi matanggap iyan ng mga kritiko. At binabanata nila in particular ang gobyernong ito dahil ginagamit pa nila, ginagaslight pa nila ang mga kababayan nating mahihirap na Pilipino na sa kabila daw po ng paghihirap ng ating mga kababayang Pilipino ay nagagawa pa raw po ng Pangulo ng Pilipinas na mag-happy-happy. Pero hindi nila nakita na before that night, ang Pangulo ng Pilipinas sa araw ng kanyang kaarawan ay napakaraming ginawa. In particular, meron pong isang pahayag ang empleyado po ng PGH. Ito po yun, oh. Basahin ko rin po ito, ah. In addition, dito po sa ating live streaming. Mula po kay Melanie Venancio de la Peña. Sabi niya po sa kanyang post noong September 13, kaninang umaga, pagdating ko sa PGH, may mga booth na ng taho and lugaw. Free daw ang PGH employees and patients and bantay ng patients. 67th birthday pala kasi ni PBBM. Pero ang nagulat kami, walang press release ahead of time, ang balita na lahat ng for discharge ngayon, araw na ito, mapa-charity or payward, zero billing daw. And totoo nga, dahil pati ang professional fee ng doktor ay binayaran na rin. Even the chemotherapy drugs and meds, implant labs, etc. Basta medical expenses ng lahat ng patients ay nalibre ngayong araw, mapa-charity man or payward. Para sa aming mga empleyado, good news yun. Pero para sa mga pasyente, kaanak ng pasyente na nangihina na at hindi alam kung saan kukuha ng pangbayad sa hospital bills and expenses, milagro yun. Nagtanong-tanong din ako sa mga matatagal na dito sa PGH as in mga 30 years na empleyado dito. Sa pagkakatanda nila, first time na nangyari ito. Just for the record, hindi si PBBM binoto ko, pero siya ang itinakda ng Diyos bilang maging pangulo at leader ng bansa natin. Kung may mali sa pamumuno niya, karapatan ng bawat Pilipinong punahin siya. Pero kung may mga bagay na maganda sa pamumuno niya, maganda din namang i-appreciate natin siya at pasalamatan. Move forward na tayo mga kabayan. Ipagdasal ang mga namumuno sa ating bayan. Suportahan natin ang mga magagandang gawa. Ipagdasal ang masasamang hangarin na huwag ito magtagumpay. Happy birthday po, President Bongbong Marcos Jr. Salamat, pinasayan niyo mga empleyado ng PGH at higit sa lahat, mga pasyente namin dito. Yan po ang isang halimbawa na ang Pangulo ng Pilipinas kahit sa kanyang kaarawan, iniisip ang sambayan ng Pilipino, partikular ang mga kababayan po nating mga mahihirap. At hindi lamang yan ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga magsasaka, marami sa kanila mga pagkakautang, muli kinundong ito at gobyerno na po ang sasagot. Ang focus na lamang nila ay ang kanilang mga sinasaka. Ang hangad ng ating Pangulo sa kanyang kaarawan ay mapabuti ang buhay ng mga magsasaka, in general, ang buhay ng mga Pilipino. Pero sa isang iglap, dahil lamang sa sorpresa ng kanyang mga kaibigan, kalilimutan ninyo ang napakagandang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos sa araw na iyon. Tapos pagbabantaan nyo pa ang Pangulo ng Pilipinas na inyong pong kakasuhan. O ito, makinig kayo sa isang abogado. At sinasabi dito, I believe ha, hindi ko naman napanood pa ng buo ito. Pero sa isang post niya kasi sa YouTube channel din na ito, nakalagay din doon sa community post ni Attorney Rene Bueno ang mga sumusunod. Attending a sponsored event such as a dinner and concert without the celebrant's knowledge or consent does not typically constitute a gift. Oh, watch my YouTube video for the explanation. Kaya panoorin natin ito with due respect kay Attorney Rene Bueno. Eh, so paborito niya. So ngayon, pino na siya. Dahil bakit daw nagkaroon ng ganitong klaseng pag-celebrate ng party na napaka-bonggang-bongga, di ba? At ito daw ay pinagbabawal ng ating batas. So may mga abogado, may mga professor from UP na pumupuna na kung saan ay ito daw ay malinaw na paglabag sa isang special law na Republic Act 3019. Otherwise known as the Anti-Graft and Corrupt Practices Act and other special laws including
no? The Revised Penal Code. Ngayon ang tanong, ito bang pagpunta ni Presidente Marcos dun sa birthday party na wala naman siyang kaalam-alam ay maybe considered as a gift? Kasi yung pagbibigay ng regalo sa isang public official, particularly in this case, si Presidente, ay considered daw as a gift. Papasok yan sa krimen na bribery at doon sa special law na Republic Act 3019, yung pagtanggap ng regalo ay violative of that Republic Act 3019. Ngayon, discuss natin. Pinagbabawal ba talaga yan? Siyempre, generally, pinagbabawal yan. Pero yung pinaka-important, yung pinaka-keyword dito sa pagpuna nila kay Presidente, yung salitang gift. Okay? Yung presence. No? Yung bang pagpunta ng Presidente sa isang five-star hotel. At siya ay pumunta doon because he was invited to attend a dinner and attend a concert. Isang ano lang, isang lugar lang, matinang dinner, pagpasok niya doon, narinig niya yung tugtugan at siya ay nasurpresa at ang kumakanta ay ang sikat na banda na Duran-Duran na nagkataon ay kanyang paboritong banda. Ang tanong ngayon dito, liable ba si Presidente Marcos? Ngayon na ibibigay ko ang aking opinion tungkol dito sa batas na binabanggit ng mga abogado at mga profesor from UP na kung saan bakit daw tumanggap ng gift or presents ang Presidente. Okay, so ito ang aking opinion. Generally, attending a dinner or attending a concert or combined, attending a dinner and listening to music like this Duran-Duran, umating ka ng concert, these are not considered. These activities are not considered as a gift. Kasi yung gift na yun, depende yan sa social, cultural, and legal context. Eh. But in this case, so sa Presidente, kasi kung yung special circumstances dito should be considered. Kasi birthday niya, pagkatapos magtrabaho, namigay na regalo sa mga kabataan doon sa Malacanang ay pumunta dito. O ngayon, total, binanggit ni Attorney Rene Bueno eh, depende yan doon sa situations, legally or sa social norm natin kung paano natin ina-accept ang gift. Basahin natin ngayon yung sinasaad po ng Republic Act 6713, RA 6713, saka yung Republic Act 3019. Ano ba ang sinasabi po ng gift? Ito, in-explain na po natin ito nung nakaraan sa ating live streaming. Ang definition po ng gift, according to this law, is refers to a thing or a right to dispose of gratuitously or any act or liberality in favor of another who accepts it and shall include a simulated sale or an ostensibly wondrous disposition thereof. Diba? Who accepts it? Surpresa kay Pangulong Bongbong Marcos. Yun ba ay literal na dapat tanggapin niya? Para sabihin ninyo na may kasalanan si Pangulong Bongbong Marcos, the moment na pumunta siya doon sa event na yon, it doesn't mean na tinanggap niya yung kanyang sinasabi niyong regalo. Kasi participation eh. Hindi niya nga alam na may ganun eh. Bakit niyo sasabihin na paglabag kaagad ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos sa batas? Eh ito, sinabi pa nga rito, receiving any gift includes the act of accepting directly or indirectly a gift from a person other than a member of his family or relative as defined in this act, even on the occasion of a family celebration or national festivity like Christmas, if the value of the gift is neither nominal nor significant, or the gift is given in anticipation of or in exchange for or a favor. Wala namang ganoong sitwasyon. Saka, how come napapasok ito sa bribery? Kung sinasabi ng mga magagaling dyan na abogado, napapasok ito sa bribery. I believe, hindi ito papasok sa bribery kasi as far as I know, I am not a lawyer, but according sa Revised Penal Code, Article 210, tingnan natin. Ako, hindi ako abogado, pero nagbabasa tayo. And you don't need to be a lawyer to understand the law. Kailangan lamang marunong kang bumasa at umunawa.
kung ano po ang sinasabi at sinusulat ng batas. Eh lahat tayo, basta marunong kang bumasa at mauna at umunawa, maiintindihan mo kung ano sinasabi po nito. O, tingnan po natin sa Article 210. I hope tama yung pagkakaalala ko sa article. Matagal na po akong di nagtuturo eh. O, sabi po dito, bribery. Actually, may tatlong uri ng bribery. Direct bribery, indirect bribery, saka qualified bribery. Pero, in general, bribery is committed by public officer who shall agree to perform an act constituting a crime in connection with the performance of these official duties. In consideration of any offer, promise, gift, or present received by such officer personally or through the mediation of another. Nakikita ninyo, para magkaroon ng bribery, there should be an agreement. Ano? Yung pagtanggap mo ng regalo, dapat may kapalit ito. Ikaw mismo tumanggap nito at ang pagtanggap mo ng regalong ito, may kapalit. Eh, wala po noon sa nangyaring birthday party ni Pangulong Bongbong Marcos. O kung sasabihin niyo naman indirect bribery, lalong wala. Dahil sa indirect bribery, opisina ang pinag-uusapan. At lalong wala sa qualified bribery. Dahil sa qualified bribery, ang pinag-uusapan ay kaparusahan. Ano yung kaparusahan? Dapat reclusion perpetua or life imprisonment at yung taong pinatakas mo o para mapawalang sala sa isang bagay, tumanggap ka ng regalo mula sa kanya. Na kung hindi mo ginawa ay makapaparusahan siya ng reclusion perpetua or life imprisonment. Pinapadali ko lang ang paliwanag sa inyo mga tola para maunawaan ninyo na ang ginagawa ng ilang mga abogado na ito na critical sa ating Pangulong Bongbong Marcos ay maliwanag na dahil lamang sila ay ayaw kay Pangulong Bongbong Marcos. Walang problema sa pag-criticize eh. Walang problema sa pag-criticize. Pero ang problema kapag kinikriticize mo ang tao nang wala kang basihan at sinisira mo ito sa harapan ng publiko, which I believe, ganon ang ginagawa nila. And I agree dito sa legal opinion ni Attorney Rene Bueno, walang nalalabag na batas si Pangulong Bongbong Marcos dito. Dito sa five-star hotel na wala namang kaalam-alam na sinurpresa siya ng kanyang mga kaibigan. So will that be considered as a gift? Generally, it may not be considered as a gift because this is typically seen as a social interaction, an entertainment, and to strengthen the relationship of the person or that group of person who organized. Panoorin nyo na lang ng buo ang vlog ni Attorney Rene Bueno ha, para kahit paano yung video niya, hindi naman natin mapakialaman ng todo. Ano? Panoorin nyo po, nakashared po yan sa ating community post. Ang punto na lamang natin dito is that tao lang din si Pangulong Bongbong Marcos. Ano? Walang masama kung siya ay paminsan-minsan sumaya. Eh meron nga dyan, sabi ng mga supporter niya, lalong-lalo na nung ito'y ayaw na sa kanya kasi mali na yung ginagawa talaga nila. E biruin nyo, sa Malacanang sa isang gabi, magbabayad ng mahigit 100,000 piso para sa isang babae lamang. O, yon hindi nyo magawang kondenahin. Tapos itong ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos na dulmalo lamang sa pagtitipo na hindi nyo naman alam talaga kung anong meron doon, titirahin nyo na kagad si Pangulong Bongbong Marcos. Ito lang ang masasabi ko sa inyo, mga anak ng teteng kayo. Maraming maraming salamat. Hanggang dito na lamang mga tol. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.